President Ferdinand Marcos Jr. stated that the Philippines will continue to upgrade the capabilities of the Philippine Coast Guard or PCG and pursue the modernization of the Armed Forces of the Philippines or AFP amid the tension in the West Philippine Sea. Sa gitna ng patuloy na paggamit ng China ng kanyang lakas at kapangyarihang militar, inanunsyo ni Pangulong Marcos na inaprubahan na niya ang $35 billion na budget para gawing moderno ang buong hukbong sandatahan, kung saan nakuha ng Philippine Navy ang pinakamalaking bahagi nito para palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Gagamitin ang budget para sa iba't ibang acquisitions na nakalagay sa mahabang wish lists na isinumite ng hukbong sandatahan sa Pangulo, at magsisimula ito sa fiscal year 2025 o sa susunod na taon, at matatapos ito sa loob ng 10 taon. Malaking bahagi ay mapupunta sa Navy, at pagkatapos ay ang Air Force, at pagkatapos ay ang Army, at pagkatapos ay ang General Headquarters. Dahil ang focus ngayon ng AFP ay sa external defense, inaasahang magkakaroon ng iba't ibang kakayahan ng ating Navy na lumaban sa malawak na spectrum ng digmaan. Ayon sa ating hukbong sandatahan, ang broad spectrum warfare capability na kanilang aabutin ay tumutukoy sa dominance sa hangin, lupa at karagatan, ilalim ng karagatan, at cyber and electronic warfare spectrum. Ayaw na magbigay ng mas malalim na detalye ang hukbong sandatahan, ngunit asahan umano ng mga Pilipino na gagamitin nila hanggang sa huling sentimo ng pera na ito para sa pagtatanggol sa bayan. Ayon sa Pangulo, ang Department of National Defense na ang magde-determine kung alin ang uunahin, kung saan at paano ito kukunin, at kung paano ito bubuuhin. Kung bibilhin ba ito mula sa labas ng bansa, o gagawin ba ito dito sa atin upang mapalakas din ang local employment at makatulong sa ekonomiya. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang mga sakripisyo ng mga sundalo sa pagtaguyod ng karapatan ng bansa ngayon, at sa mga darating pa na mga sakripisyo nila, dahil mahaba-habang panahon ang laban na ito. Nang tanungin kung kasama ba sa bibilhin para sa Philippine Navy ang mga submarines, hindi ito direktang sinagot ng Navy, ngunit bahagi umano ito sa plano. Ang modernisasyon ay palaging magsisimula sa kaalaman. Kung ang ating kaalaman ay luma na, kahit na mayroon tayong bagong teknolohiya ay hindi pa rin natin magagamit ang mga iyon. Kaya naman, ang hukbong sandatahan ay kukuha ng mga ensigns, junior officers at lieutenant junior grades na mga sundalo, na may malawak na kaalaman sa mga cyber technology and electronics development. Kukuha sila ng maraming mga scientists, electronics engineers at mga electronics enthusiasts, kasama na ang mga computer geeks, mga hackers, at mga software developers. Sa $35 billion na ito, ay asahan na ang maasahang cyber and electronics warfare ng bansa. Dahil sa pag-approve ng Pangulo sa $35 billion defense procurement budget ng AFP, agad namang naglabas ng pahayag ang India, na inaasahan nila ang mas maraming pang pagbili ng mga battery ng BrahMos missile system mula sa Pilipinas, dahil base sa wish lists ng AFP, maraming anti-ship missiles ang nirequest ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Naipakita ng India ang mabilis na delivery ng unang acquisition ng Pilipinas, na wala pa sa required number of days delivery period. Ang Coast Guard ay may hiwalay din na modernization effort, at nitong ang nakaraang araw ay nasimula na ang pagbili ng karagdagan 5 modified and improved version ng Magbanua class, na inaasahan na nating maisigawa agad ang first steel cutting ng unang barko ngayong taon. Ang 12 barkong ginawa ng Japan para sa Pilipinas, ay nasubukan ang tibay at tatag, sa pinakahuling bangayan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard at BFAR sa Scarborough Shoal. Gumamit ang China Coast Guard ng jet water cannon na may pressure na 200 psi, na makikitang sinira nito ang canopy ng barko na ginawa ng Coast Guard. Sa pressure lamang ay nasira nito ang welded na steel plate at bakal, ganun kalakas ang 200 psi. Ngunit ang upper structure ng barko na pinuntirya ng jet water cannon ng China Coast Guard, dahil inaasahan nilang masisira ito at babagsak. Ngunit nabigo sila, hindi ito nasira, nagpapakita lamang na matibay talaga ang gawa ng Japan. Nakakatuwa ding makita ang ating watawat, na di rin bumitaw sa pagkapit,
at di pumayag na siya ay mapunit sa lakas ng tubig, na parang nagtuturo sa atin, na bilang isang bansa, huwag hayaang humina ang ating pakipaglaban. Sa gitna ng pambobomba ng China Coast Guard, mapapansing isang personnel ng ating barko, ang nakahanda sa kanilang water cannon, at naghihintay sa utos ng pagganti, ngunit mas pinili ng nakakataas na otoridad ng ating bansa, ang huwag gumanti sa mga sandaling yun, isang desisyon na napakahirap lunukin ng isang Pilipinong napapanood ang paglapastangan sa ating bayan at sa ating dangal. Ganun pa man, sa aking opinion lamang, maaring may malaking rason ang mga opisyal ng ating bansa kung bakit kailangang magtimpi muna, maaring hindi pa ito ang tamang panahon. Sana ay ganun nga. Tumaas na naman ngayon ang panawagang gumamit ng mga malalaking barko ang ating Coast Guard, mga pambardagulang barko tulad ng mga oil rig support ship, o mga oil tanker, at kakabitin din ng mga jet water cannon, na hindi lamang makakatayo laban sa mga pagbangga, kundi makakatagal din ng mas mahabang panahon sa karagatan para magpatrolya at magpakita ng ating presensya. Maraming mga available na mga ganitong barko sa buong mundo, na naghihintay lamang ng mga gustong bumili, at marami sa mga ito ay hindi binibenta dahil luma na, kundi hindi na nila nagagamit dahil natapos na nito ang kanyang purpose. Ang mga presyo ng mga barkong ito ay nasa humigit kumulang $1 million lamang, o nasa 60 million pesos, na kahit pa 10 piraso ay pwede bilhin ng ating Coast Guard. Kailangan lamang itong lagyan ng mga equipments na kailangan ng ating Coast Guard o kaya ng ating DFAR. Ngunit may balakid din sa mga suhestyon na ito, dahil nakasaad sa ating batas, na naipinagbawal ang bumili ng segunda manong mga kagamitan, maliban na lamang kung ito ay donasyon o libre. Maaring ito ang mga dahilan kung bakit hirap ang ating Coast Guard na mapabilis ang pagdami ng kanilang mga barko, dahil kailangan nilang bumili ng mga bagong barko lamang. Sa mga di nakakaalam, ang procurement law na ito ay nakabatay sa 1987 Revised Constitution, kung saan iniiwasan ng gobyerno na maulit ang mga malawak na korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno na naging talamak sa panahon ng Diktadoryang Marcos Sr. noon, kung saan napakaraming mga kagamitan sa mga ahensya na binili na second hand na di napapakinabangan, pero katumbas ng brand new ang presyo. Bagamat sang-ayon tayo sa 1987 Revised Constitution, ngunit dahil sa matinding pangangailangan sa kasalukuyang sitwasyon, at ang ating bansa ay nalulagay sa alanganin, nararapat lamang nabigyan ng kalawagan ang ahensya ng ating Depensa at Coast Guard, na makakabili ng mga kagamitang gusto at lubos na kailangan nila, para magampanan nila ng maayos ang mandato na inaatang natin sa mga balikat nila.